Filipino to English translation. Ano sa English ang mga salitang ito? Una, tili. Ito yung paghiyaw ng malakas at matinis. Ang English ito ay shriek. Ang sigaw, ito yung ginagawa natin kapag gusto nating kuhanin ang atensyon ng taong tinatawag natin. O kapag galit, malakas na boses ito na mataas ang tono. Ang English ito ay shout or scream. Ano naman kaya ang bulong? Ito ay isang paraan ng pagsasalita ng mahina at karaniwan sa pamagitan ng hininga lamang. Ang English nito ay whisper, whisper. Ano kaya ang hagulgol? Ito yung malakas na pag-iyak, nangangahulugang sobrang malungkot o nasaktan ng isang taong humahagulgol. Ang English nito ay loud weeping or cry. Ang buntong hininga kaya? Ito yung malalim at mabigat na paghinga. Parang ganito. Ang English nito ay sigh. Ang hikbi, ito naman ay pag-iyak ng pigil at tahimik. Ay, ganito naman ang tunog nun. Ang English ito ay sob. Alingaw-ngaw kaya. Ito yung pag-uulit ng tunog, bunga ng pagtalbog ng nasabing tunog. Ang English ito ay reverberation or echo. Ang hikab kaya, ito naman ay ang malalim na paghinga ng isang taong inaantok o pagbuka ng bibig at paghinga bilang tanda ng pag-aantok. Parang ganito yon. Ang English ito ay yawn. Ang sipol kaya, ito ay ang tunog na nililikha gamit ang bibig o isang instrumento tulad ng plauta. Karaniwang ginagamit para pantawag ng atensyon. Ganito naman ang tunog ng sipol. Ang English ito ay whistle. At panghuli, ungol. Ito yung tunog na nilalabas ng isang tao sa pamagitan ng paghinga o paggawa ng malalim na tunog. Ito ay karaniwang nauugnay sa mga tunog ng kalungkutan, sakit, o paghihirap. Ano naman kaya ang translation nito sa English? Nakarinig na rin ba kayo nito? Kung alam niyo ang sagot, ilagay niyo sa comment section sa ibaba. Filipino to English translation. Ano sa English ang mga salitang ito? Una, kapanapanabik. Exciting. Ang kakilakilabot. Ito yung pwedeng sabihin nakaka-goosebumps. Spine chilling. Ang karimari-marim, ito yung bagay na hindi mo magugustuhan. Disgusting. Ang kahabag-habag, pwede rin sabihin kaawa-awa. Tama. Pitiful. Ang nakasusulaso, ito yung amoy na nakakabaliktad ng sikmura. Pwedeng sabihin penetrating stomach-turning odor. Ang kagimbal-gimbal, ito yung sobrang nakakagulat. Tama. Shocking. Ang kasindak-sindak, sobrang nakakatakot. Terrifying. Ang kagilagilalas, ito yung sobrang nakakahanga, astonishing. E ang nakadudurog puso, ay, tama, heartbreaking. At ano naman kaya sa English ang kasuklam-suklam? Ilagay nyo nga ang sagot ninyo sa comment section sa ibaba.